sa Legal Minds at syempre kasama pa rin natin si Attorney Mark Tolentino. Si Attorney Pogi, pag-uusapan natin ay cyberbullying. Cyberbullying. Yeah. Ayan, may nagpost. Sige, doon sa nagpost, eto na ang kasagutan ni Attorney Pogi para gusto sa iyong... Basahin muna natin ang buong question. Sige, niya. Go. Oh, ito yung katanungan na nakuha natin, nahugot natin mula sa Facebook. Sabi niya, nahugot. Mula yan sa ating Facebook page. Baka puro na naman tayo nahugot dito. Hindi naman. Ito ang tanong niya. Ano ang cyberbullying? Ano-ano mga uri ng post na maaaring maihanay sa kasong ito? Ano-ano ang mga partikular na karampatang parusa sa mga makakasuhan ng cyberbullying? Yan yung question. Yes. Umpisahan muna natin. Ano muna ang cyberbullying? Okay. So yung question, ano yung cyberbullying? So, say cyberbullying, cyber meaning online. Okay. So kailangan may online kasi there are a lot of bullying na kinds of bullying eh. So una may tinatawag tayong physical bullying, may tinatawag tayong verbal, may tinatawag cyber. Yung cyberbullying, anything na may connection sa internet. Okay. That will make you uncomfortable. Will make you uncomfortable. Kumbaga, parang kung nababother ka na ng post na ito or ng sulat na ito, ikaw ay pwede nang magkaso ng cyberbullying. Yes. Ang tawag sa batas, hostile, it will make you, there will be a hostile environment. Sa hostile environment, hindi ka komportable okay. Sa mga sinasabi niya online. Okay. So, dalawang klase yan, may tinatawag tayong online, online or cyberbullying. Published ba or hindi published? Okay. Kasi may tinatawag private message. Okay. Pag private message, iba yon. Pag sinasabi natin na publication, it means naka-post doon. Nasa newsfeed. Yes, yun ang tawag doon. Mas marami nakakikita. Yes, online naman yon. Pero pag PM siya, personal message, total kayong dalawa lang naman. So that is bullying. Okay? Say bullying. Bullying din yan. Pero hindi siya cyberbullying. Hindi, kasi ang bullying kasi may tinatawag tayong online libel. Online libel. Then depende yan sa biktima and yung accused. Kasi pag yung biktima is bata, minor, child abuse yan. Pag yung biktima is your ex-girlfriend, yung ka-date mo, yung asawa mo, pwede yan violation ng Republic Act 9262, violation against women's rights. Okay. Kasi pag women's rights kasi, may tinatawag tayong psychological abuse, emotional abuse. Republic Act 9262 yan. So, iba yung liability pag depende kung girlfriend mo yung biktima or hindi. Kasi pag ordinary person, for example, kaibigan lang, for example, ako, nagsusulat ni Dennis Antinor, we are not, wala kaming relationship, friends lang. So it means, pwedeng unjust fixation lang yan. So depende kasi sa sino yung accused, sino naman yung biktima. Okay. Yun yan. Ano yun? That's parang additional kaso. Hindi. Aside from cyberbullying. Yung cyberbullying kasi, marami kasing klaseng cyberbullying. There is no such thing as cyberbullying as a crime. Sabi kasi ng batas, kailangan yung anti-bullying law, ang sabi kasi ng batas, ni-require lang yung mga schools na maglagay ng rules and regulation about bullying. Okay. Di ba yun ang discussion natin dati? Uh-huh. So may rules and regulation na ni-require ang schools na may rules and regulation about bullying. But walang sinasabi kung paano, anong gagawin. So it means, yung cyberbullying, maraming klase yon. So depende ba sa saan ang depende kung saan post? kung merong rules and regulations na nag-exist. Tapos yun ang gagamitin mo na basehan para doon sa cyberbullying. Yun ba ibig mo sabihin? Yung rules and regulation, it only applies sa mga schools, elementary and high schools. Okay. So there is no such thing as cyberbullying as a crime per se. Okay. Kailangan mag-apply tayo sa depende sa biktima at saka yung accused. Parang yung magpapabigat ng kaso, attorney. Because for example, I cannot be liable for cyberbullying. Cyberbullying is not a legal concept in Philippine law. Kailangan mag-apply tayo ng iba. For example, yung biktima is babae. May romantic relationship sa lalaki. Okay. Inaaway niya online. Okay. Inaaway niya through Facebook private message. O inananakot. Nananakot. So for example, that is cyberbullying in relation sa Republic Act 9262, violation against women's rights. So ibig sabihin, yung mismong cyberbullying, hindi talaga kaso yan. Hindi kaso yan. Ay, bakit may cyberbullying? Bakit pati na
tinatawag na ganyan. Yes, parang ganun. O siguro dahil sa, ano nga, dahil sa uso nga ngayon kasi ang online, para lang maging, ano, specified. Yes, yes. So, kailangan may connection. Yes, may connection. Sa batas na, yeah, no? For example, binubully mo yung bata. Okay. Minor, 16 years old, 15 years old. Mm-mm. Republic Act yung batas about child abuse. Mm. So, cyberbullying in relation sa child abuse. Okay. So, yung wala talagang cyberbullying as a crime. Ah, walang ganun. Okay, so siya yung parang it will stand on its own. Yes, hindi on its own. Hindi ito parang rape na pwedeng can stand kasuhan on its own. Kasuhan ka as rape. Yes, parang so, ganun. Yung cyberbullying, kailangan may connect yan. Oo. Kailangan may... So, ang parang parang bintana lang pala yan. Oh, yes. Parang bintana. Para maging malinaw lang saan nagsimula. Parang instrumento lang. Parang ganun. For example, yung binubully ko, for example, friend lang. Hindi ko girlfriend. Just a friend. Yes. Binubully ko na naging uncomfortable siya sa sinasabi ko. Okay. Private message, hindi naman publication. So, in that case, unjust vexation. Pero pag pinapublish ko yan, that is already online libel. Pag online libel, under sa Cyber Crime Prevention Act naman yun. I-qualify ko lang, attorney, yung ipapublish. Ibig sabihin, in-screen grab ko, tapos pinost ko. Yes. Yun yung publish. Like for example, nakalagay sa timeline, timeline. That's publication. Okay. Kasi already online libel. Kasi when say libel kasi, may publication. Mm-hmm. Pag walang publication, hindi libel yun. Ah. Kasi one of the requirements ng batas, in libel, ma-online libel man yan or ordinary libel, kailangan may publication. So, i-clarify ko lang, attorney, pagka dumaan yung nambubuli sa PM or private message, hindi tapos siya part as public, hindi siya wala publication. O, hindi siya published, wala siyang publication, ibig sabihin hindi siya pwedeng libel. Hindi siya libel. O, kasi PM siya. O, private kailangan message. Kailangan siya libel, kailangan mababasa ng iba. Na-publish. Mm. So, sino dapat ang mag-publish para makasuhan? Pag kunyari, ako yung ano, ako yung pero na private message siya. Ako yung may problema, ako yung naabuso, nargabyado. Pag pinublish ko 'yan, kunyari pinost ko 'yan, pwede na ba mag-qualify 'yon? Oh yes, online libel na 'yon. Online libel. Pwede na akong mag hindi, kasi pag online libel, yung accused, yun siya mismo ang nag-publish. Hindi ako. Biktima. Okay. Eh, paano pag ganun, attorney? Kasi gusto ko malaman ng iba na ginaganto ako nitong sabihin nating boyfriend ko siya. Kahit na PM lang. Oo, kahit pwede PM siya. Pa, ikaw yung baliktarin. Kasi ikaw yung publish eh. Okay. Pinahiya mo siya eh. Sinisira mo yung reputasyon niya. So it means, ganun? Online libel, ikaw yung maging liable. Eh, kasi ikaw yung nag-publish eh. Ikaw nag-publish eh. Yung requirement ng batas yun. Requirement ng batas yun. Ano yung pwede kong gawin para makasuhan ko siya? Dahil sinisiraan niya ako eh. For example, private message. So hindi pwede online libel. Mm-mm. That's already cyberbullying. Ang tanong dyan, sino ba yung tao na yan? Okay. Siya ba boyfriend mo? Mm-mm. Pag boyfriend mo, ginaganon ka, Republic Act 9262. For For example, hindi mo boyfriend. Mm-mm. Friend. Wala kayong romantic relationship. Mm-hmm. Just a mere friend. Binubully ka. Ano maging liability? Depende kung anong sinasabi niya. Mm-hmm. For example, may threat, may tinatakot ka niya. Mm-hmm. That's already grave threat. Depende sa anong sinasabi niya. Kasi, depende kasi yan kung sino yung nagbubully sa'yo. Ibig sabihin, attorney, you can use the PM or the private messages. Pwede mo siyang screen grab, pero for your evidence. Oh, as an evidence. Huwag mo na siyang i-post. Yes, kasi pag-post, that's already publication. Tapos pwede siya makasuhan kung siya pa yung nag-post. Parang ganon. Pero pwede na siyang instrumento ng kaso. As an evidence. Oh, yes. But ang question, anong dapat na kaso? Mm-hmm. Ano bang ipa-file ko na kaso? Paano ko mag-file ng kaso? Mm-hmm. Ang tanong dyan, o ang sagot dyan, depende kung sino yung nagbubully. Oh. Then, sino naman yung biktima ng bully? Mm-hmm. Oh, kasi we have to clarify. We have to clarify. Kasi pag may relationship kayo, dating asawa, ex-wife, ex-girlfriend, Republic Act 9262. Mm-hmm. Pwede pag na. Hindi naman, pwedeng unjust vexation, kung ordinary humiliation lang na parang hinaharass ka lang, or for example, may papatayin kita, may ganun, grave threat na yun. So, depende sa anong sinasabi. Ang kagandahan lang dito, kumbaga, ina-acknowledge ngayon ng batas, yung online. Yes. Yung nakagandahan ng cyberbullying. It means yung bullying, general. Sobrang general yan. So, there is ang daming klase ng bullying. Kasi, say, bullying, sobrang general yan. Wala yan sa batas.
kailangan talaga i-specify anong klaseng action ang ginagawa niya. Oo. Mm. Kumbaga, kaakibat niya, kasama niya, kakonektado niya, ka-instrumento niya. Gagamitin mo lang yung cyberbullying. Mm. Pero kung tutusin, tumatayo yan. Ito doon sa... Sa mga batas na talaga. 62. Ganon, ganon yan. Oh, diba? Child abuse. Child abuse. Or unjust fixation. For example, ang tanong dyan, ano yung maging liability? Ano yung maging penalty? Iba kasi yung penalty per action eh. Okay. Like for example, boyfriend, ex-lover, ex-husband, or husband, binubuli na yung wife niya. Mm. Republic Act 9262. Mm. Psychological abuse, emotional abuse, 12 years imprisonment yun. 12 years? 12 years imprisonment. For example, friend, ka pa, diba? For example, friend, friend lang. Mm. Nagbubuli sa'yo, wala kang kwentang kaibigan, mga ganyan, mga simple statements. Eh, pwede ba yun, yung wala kang kwentang kaibigan? Yung mga simple statement that will make you uncomfortable. Iba sinasabi ko, bullying. Basta nasaktan ka. Yes, unjust fixation lang. Papatayin kita. Oh, yes, great threat yun. Ibang unjust fixation kasi, nasa mga 30 days to 6 months imprisonment lang yan. Mm. Court, no? Oh, yes. But imprisonment pa. He has to learn. Oh. No, there's imprisonment, but you can still avail for... May mga remedies na batas na hindi ka makulong. Pero may piyansa ba yan? Oh, may piyansa. Available lang. Available lang. So, for example, papatayin kita. Oh, yan. Grave threat yun. Ibang kaso naman yan. Oh. So, iba yung action. Iba-iba yung dapat maging liability ng isang tao. Papatayin kita, pero alam mong yun ang kayong dalawa nag-uusap, pero hindi niya nilagay yung pangalan mo. Oo nga, kasi kita lang. De, kita lang. Pero may away talaga kayo. De, ha? Kung babalikan mo yung mga post ninyo or yung conversation ninyo online, talagang nag-aaway kayo. Mm. Ngayon, pinost niya, itong taong kaaway ko rito, papatayin ko siya. Yan. Walang pangalan. Pag-post kasi, pag sinasabi natin, online libel, kailangan may publication. Yes, may publication. Yes, may publication. Pangalawa, post. Kailangan identified yung tao. Yung victim. Kung walang pangalan. Yes, kung walang pangalan, sino doon? Kailangan identified. So hindi pwede marinig dito. Hindi kailangan na may pangalan. Yung pangalan hindi necessary. For example, ay ganun? Yung manager ng DCRH. O sino manager dito, isa lang eh. So hindi kailangan na may pangalan. Okay, okay. Basta ma-trace attorney. Ma-trace lang, ma-identify lang kung sino doon. Parang ganoon. Parang kilala ka dun sa katawagan na yon. Oh yes, parang ganoon. Eh ito attorney, ano-ano kasi natanong din niya, sabi niya, ano daw ba yung mga klase ng post ba na pwedeng ihanay natin dito sa cyberbullying? Ang post kasi, may tinatawag tayo. Dami kasing klase ng post. Ang maraming post. Kasi yung posting na mga sa Facebook, sa Twitter, covered kasi yun yung constitutional right of expression. So, yung internet, covered yung right of expression. So it means, for example, yung biktima is a public official, iba yung liability. Kasi pwedeng kung sasabihin niya, I'm just exercising my constitutional right of expression. Yes. Kasi sina-challenge ko yung mayor na yan, corrupt yan. Parang ganun. Totoo naman. Kahit totoo. Kasi yung sinasabi niya, in the performance of his official function, walang libel doon. Walang libel. Okay. Kasi you just criticize a public official in the performance of his official function. Mm-hmm. But ang problema, pag hindi in the performance of his official function, kung hindi, personal action niya. For example, yung mayor na yan, daming kabit nun. Okay. Pag nagiging personal. Walang kinalaman sa trabaho. Walang kinalaman sa trabaho. Yung pangangabit, hindi naman yun in the performance of his official function. So, sa kakaramihan talaga sila, sa kanila may kabit. General knowledge. Yan. For example, in that case, so pwedeng magdemanda si mayor ng libel kasi hindi naman yan in the performance of his official function. Pero attorney, libel yun, hindi yun cyberbullying? Libel yung bullying kasi covered yung connect pa rin siya. Kasi yung libel kasi as what I've said, yung bullying, marami yan. Emotional abuse, psychological abuse, may tinatawag tayong online libel. So, ang dami ng cover ng cyberbullying. Kasama pa doon yung child abuse. So, yung child abuse, for example, bata. Ano yung sinasabi? So, that's already child abuse. Pero ito naman, attorney, paano for a normal person? Yung walang hawak na any government position. Normal lang. Yung certain posting. Yeah. Pag nag-post yan, then makasira sa reputasyon. Then, kailangan identified, okay? Identified kung sino yung biktima
ang purpose niya is to destroy yung reputasyon ng isang biktima. Humiliate. Oh yes, in that case, that's already online libel. Pero mahirap pa patunayan yata yung interest yata, yung reputasyon. Yung interest muna, paano yung motibo, paano yung paano natin ma-establish yung motibo? Sabi ng batas, there's already a presumption of bad faith. There's already a presumption na may intent to destroy. So ikaw, that is already a presumption. Mm-hmm. So it means yung biktima hindi na kailangan niyang i-prove na masama yung motive. Masama yung motive kasi there's already a presumption sa batas. Pag libel, there's a presumption na may motive talaga na masama. Ganun yan. So, pang example, paano? Can it be a picture? Yes, for example, picture. Picture na nakahubad. That's already online libel. Clear enough. Yeah. Mahirap naman. Kilala mo yung katawan, sa'yo yun. Diba? Or mukha. Itong tao na to, magnanakaw to, huwag mong kuhan yan, daming lalaki, ganun. Okay. So, that's already a libel. Online libel yan. But kailangan, ang problema kasi, may ginagawa yung ibang tao na fake accounts. Correct. Exactly. Yan. Pagka-fake accounts, paano? So, paano natin malaman na siya yung nag-post? Mm-hmm. For example, fake accounts. Uh-oh. So, in that case, kailangan natin ng expert witness. Okay, expert in cyber, online. Online science, parang ganon. So, kailangan natin ng expert witness to prove na siya talaga yun. Kasi kung kilala naman nung biktima yung ano, 'di ba? Kung kilala ng biktima yung usually yung, kilala niya yung kasi kalakaway niya, 'di ba? At kilala niya yung fake account na yun kung sinong may-ari. Problema rin yun, no? Ang tanong, paano i-prove? Yes, yes, exactly. That's the point. Kailangan ng expert in online for cyber science, parang ganun. Paano? Yung tinitingnan nila yung first, sino kailan pinost? Okay. Saan? Kung na-identify sa bahay niya. Pasok na. Kasi kahit na fake account yan, pwedeng ma-check yan through expert science na makikita yon kung saan pinost. Mm-mm. Kailan pinost. Okay. Makikita yan. Makikita yan ng IT. Pero unless talagang ano siya, kumbaga nag-hop siya ng computer siya para hindi siya mahuli. Hindi mahuli. Ganon. That's why mahirap i-prove yan. Ganon. Then another question. Paano naman pag pinost niya yung mga bastos na mga statements while nasa Japan siya? While nasa... Nasa ibang bansa siya. Kasi pinag-uusapan natin, Philippine law. Philippine law. For example, nasa Dubai siya. Pinopost niya masamang mga statements against a certain person here in Pasay City. Paano yan? Sabi ng batas, if it is a criminal law, territorial in nature. Kasi territorial, kung mag-file tayo ng kaso dito sa Pilipinas, it will be dismissed. Mm-hmm. On the ground na walang jurisdiction ang Pilipinas kasi criminal laws are territorial in nature. When you say territorial, kailangan dito nangyari ang krimen. Walang nangyari yata. Kalimutan na lang. Ganun. Balikan ko lang yung sinasabi mo, attorney, na kunyari, kailangan ikaw yung pinapertain nung mismong post. Paano yung mga blind item? Blind item. Yung mga blind item. Bago tayo mag-break, paano yung mga blind item? Pwede bang i-push ng mga artista yan na kasuhan yung nagsulat ng blind item na yan? Hindi. Kailangan identified. Pero kasi sabi niya, itong aktor na to, nagkaroon siya ng movie ngayong taon na to. Dalawang beses ngayong buwan na to. Alam mo yung very clear, yung mga clues eh. So paano? Sabi kasi na ating saligang batas, may tinatawag tayong presumption of innocence. Then requirement talaga, identified yung biktima. Clear. Kung sino. Pero wala namang ibang artista na nagkaroon ng dalawang beses na pelikula ngayong buwan na to, kundi si ganito lang. Hindi ma-approve yan. Pwede mong gawin, then mahin mo. Kailangan talaga, for example, naka-identified yung pangalan. Okay, kailangan sabihin yung pangalan. Initial. Initial, wala din yan. Dennis Antenor Jr. Ang initial niyan ay DAJ. Wala yan. Hindi ma-identify. Wala. Presumption of innocence. May tinatawag tayo, in case of doubt, presume in favor of the accused. So, hindi pwedeng maghabol yung mga artista? Kahit na yung initial, kahit na yung pelikula. Napaka-clear, nandyan na. Nandyan na. Wala pa rin. Kailangan talaga identified. For example, yung best actor
sa ano yung mga best actor dito sa Pilipinas noong 2016. O, isa lang tao nun. Mm-hmm. Diba? Yung Miss Universe. Sakto yun. O, yan. Sakto yan. Hindi kailangan nakapangalan. Nung Miss Universe noong 2016. O, kasi yung description, attorney, is very clear. Very clear. Pero may doubt, kung may konting doubt, hindi po pwede yan. Ay, naku, ang dami natin pwede pag-usapan pag showbiz. Pero magbe-break na muna kami sa pagbabalik namin. Tuloy pa rin ang diskusyon dito lamang sa Legal Minds.